Mara! Ako hindi ko wala akong knowledge o pagkakakilala kay Mamara. Yung kung kumari ko, yung tinutasa sa akin. Pero alam ko po na malaki may tutulong niya. Kaya kailangan ituloy niya to para sa mga senior, especially sa mga senior. Inyo, hindi madali itong ginagawa natin. Pero para sa inyo, kaya kahit mahirap, ginagawanan po namin. Dahil ang gusto mo pong mangyari, dahil ito nga po ay only registration, kailangan face-to-face po ang pagpaparehistro. Para makasiguro na kayo po mismo ang magre-rehistro, kayo po mismo ang maipapasok sa system po ng National Commission of Senior Citizens. Na kami talaga mo alam naman, di ba? Para bang meron kami kinakapitang palakas at higpit. Secured kami. Parang nakikita ko, parang nga naluha ka kanina. Bakit? Ayak kasi ako eh. Masaya ako. Alam ko, I'm very positive na malaking mapakalakal na may tutulong ni Ma'am Mara. Kaya dapat lang ituloy niya. Eh whatever na ano man political interest o whatever, alam ko tumutuloy siya sa puso, hindi sa interest lang. Ibig sabihin, ganun po namin kayo kamahal. At kung nakita ko po ang magandaan sa programa na ito, talaga namang sa Marat ang mundo ay hinamak ang lahat. Talaga namang para makababa lamang po ko sa inyo. Alam po ninyo, itong Baseco ay malapit sa akin. Ay, tapos na na po kayo. Mapakala niyo, di ba yung makikilala tayo? Ngayon lang tayo ulit nakita. Alam po ninyo, ang kasagutan po sa katanungan ninyo na ba't ngayon ako nakababa. Dahil po sa mga napanood nung ng videos na naging abala po ako sa iba't ibang barangay, hindi lamang po dito sa Maynila, kung hindi pati po sa mga probinsya. My heart, tinutulungan na kami mga senior. By heart. Tagal mo na bang nakilala si Mamara? Actually, wala naman akong personal knowledge si Mamara. Ang nagkukwento lang sa akin, yung kumari ko na follower niya. Member ng Mara followers ba yun? So hindi ko pa siya nakakita ng personal. Actually, this is the first time na ma-meet ko si Mamara. Nakita ko agad yung mukha niya, talagang very sincere. Sincere sa talaga ako, nakakabasa ako ng mukha ng tao eh. She's so very, very sincere, tapat, totoo. Kaya para yan ang rason na talagang naluha ka sa sinabi niya. Oo, oh, naiyak ako talaga. Hindi ako na-excite na ako kasi ngayon kasi may bo-boys out na namin mga senior. Kung naman lang ang mga problema. Marami kami problema eh. Marami. Alam ko na malaki na tutuloy sa amin. Siya ang tuloy namin. Para sa kaganapan at kasagutan ng mga tanong namin hindi pa masagot-sagot. Ako, 71 years old na ako. Sir, vendor ako. Eh, pag nakikita ko yung pose ni Mamara kahit sa Ermita, sabi ko, okay yung babae niyan. Kahit hindi ko siya naminit, okay siya sa akin. Pasadong-pasado siya sa akin. Ako po ay maglilingkod sa inyo dahil natagpuan mo po ang tunay na dahilan ng ating buhay. Noong panahon ng pandemya na napakahirap, wala po tayong magawa, wala po tayong makain, wala tayong trabaho. Pero ito po pangalawang buhay na ibinagkaloob po sa atin, gusto ko po magamit ito sa paglilingkod. Kaya ako naman po ay patuloy na bumababa at ginagampanan ito. So, makakaasa ba tayo na pag sakaling may programa si Mamara Tabundong, masuportahan natin? Oh, sa akin, nasa ganun nga kayo, in my own personal opinion, para sa akin, 1,000% ang gagawin kong suporta sa kanya. As far as I'm concerned. Kaya dapat lang nila ng mga senior susuporta rin sa kanya. As mas pinaprioritize niya, tayo kami mga senior. So, minsahe po kay Mamara Tabundong. Mamara, ipagpatuloy mo lang kung ano ang dapat mong ika nga eh, ang napasimulan mo, ipagpatuloy mo. Kasi ilang ang tanging para medyo, hindi man masosolve mga problema, pero gagaan ang problema namin. Importante, gumaan yun eh. Wala lang perfect yung leader na makagagawa ng 100% maiis o mawawala ng lahat ng problema. Nandun pa rin yun. Pero mas magiging magaan ang pagkakaalam ko pag si Mamara ang humawak sa aming mga senior. At umasa ka Mamara, ang support ako sa aming mga senior, lalo na ako,
Higit pa sa 1,000% maniwala ka. Anyone po lang sa akin po, umabot na ako sa edad na 46 years old. Hindi ko naman po naranasan na may bumaba para sa akin o sa mga kabataan o sa mga katulad ko. Kaya siguro, it's about time na panahon na po ang Panginoon na rin po ang gumawa ng paraan para tayo po ay magkasama-sama. Salamat po tayo, salamat po. Apo, thank you, mama. Ituloy mo lang, please, para mo na nga ba ituloy mo. Don't give up, please. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, anong masabi mo naman? Oo, binoto ko yan talaga actually. Binoto ko yan. At ako meron kong ID sa bahay noon, na member ako nung Bagong Pilipinas. Ang ID ko ganyan kalaki, laminated yun. Bigay yun ng campaign manager na Ilocana. But unfortunately, yung leader namin pumunta na ng Saudi Arabia. So, wala na akong connection. Pero yung ID ko, buhay pa na sa akin pa. At yung kahit ipakita ko kay Mamara yan, papakita ko sa kanya. Salamat po. So, hindi-hindi lang. Baka mamaya manalo ka. Sana mabunot kita eh. Hopefully, I just keep my fingers crossed. Thank you po. Thank you.